nakita natin dito sa Chico River na project nila, no? Ay mga Chinese workers, mga 40 ang nakita. Sa Pilipinas, sa Manila rin ngayon, punong-puno ng mga Chinese workers sa mga condo doon, sa Makati, sa Quezon City. Okay? So ang China ngayon ang current talaga na nagpapalaki ng kanyang interes sa Pilipinas. Pero hindi din naman natin nakuha na hindi na US back ang Duterte regime. United States remains the dominant foreign power in the Philippines, takes advantage of the just issue of Philippine sovereignty against Chinese aggression in order to advance its own imperialist agenda in the region. It funds and supports the Duterte counterinsurgency program, which has killed hundreds in the rural and urban areas. Okay, at sa data ng IBON, next slide, tumaas ang US aid under Duterte. Mula 158.6 noong 2016, bumaba ng konti, no, pero tumataas na naman ng 2020. Ang green yun ang military and security aid, ang blue yun ang socio-economic aid. So hindi zero si Duterte mula sa US. At in fact, habang hinahanda ko ito, slide, ito yung lumabas sa balita. On July 17, nag-deliver ng 10M107, hindi ko alam, 50 caliber sniper rifles to the military headquarters in Camp Aguinaldo. So, isa lang ito, patuloy ang pagbili natin ng mga military equipment from the United States. Hindi lang sa China tayo namimili. Iba pa, so yun ang US-China mining operations, tuloy-tuloy. Makita nyo sa mapa, karamihan yan, ano, may Japan, may US, Britain, may Canada. No, ang Oceana Gold ang malaki. Wala akong makita for the Cordillera eh. I'm sure meron din kayong mapa ng mining operation sa Luzon at ilan doon ang nasa Cordillera at sinong nagmamayari. Okay, ano pang ibang kwan ng betrayal ng ating sovereignty? May amendments ngayon para ang public services ay i-redefine. Ang public services dati ay lahat, no? Electricity, transmission, distribution, water distribution, and sewerage system. Gusto nila i-open up na for full foreign ownership yung mga kinoconsider na public utilities. Generation supply of electricity, public transport, telecommunications, and broadcasting. I-redefine lang nila kung anong public utilities i-open na sa mga foreigners. Kasi public utilities as defined by the Constitution now ay dapat Filipino-owned. Okay, so may chacha din na looming. Ang chacha na yon ay including hindi lang term limits, federal, state, maalit ang term limits, ano, yun ang unang kwan ni Cayetano, chacha would implement neoliberal amendments to the Philippine Constitution. Abangan natin yan. Kasi yun ang sinasabi nila, no, na maging priority. Okay? Duterte's promise of independent foreign policy is hollow in the face of his kowtowing to China and his continuing reliance on U.S. foreign and military aid. It is not China or the U.S. that will uphold the interests of our country. It is up to us, the people, to assert that atin ang Pinas. Ito yung major call natin ngayon. Kasi hindi lang tayo eh, kundi ang susunod na henerasyon sa pagkawasak ng ating natural resources, sa pagkabao natin sa utang, ano? Ang magsasakripisyo talaga ay ang mga apo at kaapo-apuhan natin.